Hello, hello folks. Welcome again. Welcome to Dr. DIY channel, Youthbo channel. This time, so pasensya na sa aso sa labas. Re-review tayo ng isang knife, combination knife, no brand, pero AliExpress site. So, let us take a look. Okay friends, tingnan natin tong unbranded na outdoor knife sa AliExpress. Kikilatisin natin. Since natanggap ko to sa parcel, matagal na rin na hindi ko talaga ginamit kasi wala mo paggamitan kasi nga parang in-order ko lang kasi nagustuhan ko yung design niya, pagkagawa. Una, sa labas, ikikita mo may knife sheet. Made in nylon. Matibay naman itong, ano, itong case niya. Kaso lang itong, ano, itong medyo hindi makapal, pero hindi naman nasisira. Snap button siya, snap button. Dito may mga rivets. At may mga stitches siya na paikot punta doon para hindi yung magbaklasan yung mga nylon. So tingnan na natin. Huwag na natin patagalin. By the way, dito pwede mo pala siyang i-belt loop, ayan. Pwede mo siyang ilagay sa ano ba yung Tagalog ng belt? Sinturon. So tanggalin natin. So as you see guys, maganda yung design niya. Ito yung para may ano din siya, pang gut hook, yung pang cut ng mga paracords o any strings o pwede din sa mga car strap. Ang ganda ng hollow grind niya na ano, yung pagkahasa niya. Matulis at saka itong steel to, hindi to steel na normal lang. Hindi natin ano kasi. Hindi man tayo expert sa mga types of steel na yung mga bakal na pinagagawa nila sa factory. Is either heat-treated, mga heat-treated na mga steel. Dinadaan sa proseso matagal, init, tubig, yung mga ano pang, yung mga ilang division ng liquid na para ang isang kutsilyo ay matibay at matulis. Meron siyang bottle opener. Hindi ko alam kung ano to dito, function nito. Siguro design lang. Dito pwede mo ring paasok yung mga wire na makakapal na wire. Pwede mo i-bend. Pwede siya makabend. At meron siyang gears. Bakit yan meron yan? So, alamin natin. Ito, pakita ko siya kasi pwede siya maging gunting. Parang ano ba? Mag-i-slice siya. Paano ba yan? Nakalimutan ko paano eh. Ah, ito eh. Dahil lang ayusin ko ha. Para makita nyo yung uniqueness niya. Yung purpose niya. Ba't yan may mga gears pa. Ito eh, isabay din dyan. Ganyan. Ayan na siya guys. So, dito na part, kita nyo, pwede ka maglagay ng beans dyan, kakat mo, yung may putulin ka. Parang ito yung pinaka, tawag dito, kumbaga sa kusina yung, ano yung bilog tawag nun, yung sa Bisaya, gutaran, yung tantaran. O, parang ito yung base niya na pwede mong isangga dyan yung gusto mong putulin. Ganyan siya. Parang gunting. Yung mga sibuyas. Yung kaya niya putulin. Sibuyas. Wala kasi tayong sibuyas. Mahal ang sibuyas. Pra-practice natin. Yung
Sibuyas, dahon ng sibuyas, carrots, yung malalambot lang. Diba kung wala kang lalagay na pang ano, putulan, pang chopping board, chopping board, yes. So parang dito yung pinaka chopping base niya, parang ano lang kasi hindi man siya makapal. Parang may portion lang talaga na makapatong at pwede mo siyang gupitin yung ganun. Ganyan. Maganda, no? Yung style. Tapos, pag okay na, pwede mo siya ibalik ulit sa kutsilyo. Ganyan. Tapos, ilak po itong sa dulo. May ano yan, no? Meron siyang hook. Kutsilyo na siya. Di ba? Ang ganda ng pag-design, parang dragon, no? Ganito kasi yung mga Chinese. Yung ganito yung mga ano nila, eh. Yung mga artworks nila at sa iba-iba pang yung mga products na lalo na sa mga yung mga cutlery knives, yung pang kitchen knives at butcher, sa mga butchery knives. Pero ito outdoor, ang kategory nito outdoor. So guys, what do you think? Comment nyo na lang down below. At paalala po sa mga bata, huwag po kayong dito sa mga guidance po natin, mga anak natin na hindi maglaro ng mga ganito mga tutulis na nagka-harm sa kanila, para iwas disgrasya for safety sa lahat. Once and for all, huwag niyong kalimutan ito sa AliExpress nyo hanapin. At least wala lang siyang brand, di ko alam kung anong brand ito. Meron nyo na naka-engrave ito, sandali ha, may naka-engrave. Ang basahin natin. May naka-engrave eh. Ay, sulat ko na lang sa ano. Kasi malabo sa mata ko. Medyo tumatanda na tayo. Alam mo itong ano dito sa ano niya? Yung mga ano? Yung mga parang mga dimple-dimple. Ano pa siya guys? Hindi lang makita masyado. Mumurahin lang sa cellphone gamit ko. Yung cellphone ko kasi ginamit ng anak ko, yung siya naglalaro, instead na yun ang gamit ko sa para medyo good naman ng quality ng camera, eh, ito pa ako sa luma kasi ginamit niya. Parang ano, mga pine tree guys, yung mga naka ano dyan, parang naka tatak-tatak. Tapos itong engraved na name niya, medyo hindi ko talaga maano. Knives lang naman ang nakasulat, knives lang siya guys. So comment down below at subscribe to my channel. Like and share, and mag-hit na rin kayo ng notification bell para sa sunod ko na upload at ma-remind at ma-alarma kayo. Share nyo lang sa iba at salamat. last and final words, bear in mind, safety first. Dr. DIY on my YouTube channel. Over and out.